Ating tuklasin ang mga misteryong nababalot ng hiwaga sa mundo, mahika, at mga halagang aral ng buhay. Sa isang sikat na hotel sa Cebu, may isang silid na matagal nang tinutukoy ng mga empleyado bilang ang Room 13. Maraming taon nang hindi na ito ginagamit, ngunit sa bawat oras na may nagtrabaho sa loob nito, palaging may kakaibang nangyayari. Sa mga nakakaraang buwan, may mga kwento na umuugong mula sa mga naglilinis ng hotel, mga kwentong tungkol sa isang babaeng multo na palaging nagparamdam at nagpakita sa loob ng nasabing silid. Isang malamig na umaga ng Setyembre, si Marco, isang baguhang housekeeping staff, ang nakatanggap ng utos na linisin ang Room 13. Sa kanyang kaalaman, ito ang unang pagkakataon niyang papasukin ang silid na ito, kaya't kahit may kabang nararamdaman, pilit niyang binaliwala ito. Pumunta siya sa Room 13 na may dala-dalang balde, mop, at iba pang kagamitan. Habang naglalakad siya patungo sa silid, napansin niyang may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga normal na tunog ng hotel ay tila nawala. Bago niya buksan ang pinto, nagkaroon siya ng panandaliang pag-aalinlangan, ngunit sa pangakong makakabawi siya sa kanyang unang araw, nagpatuloy siya. Pagpasok niya sa loob, naisip niyang normal lang ang lahat. Ang silid ay nasa estado ng kalat, na puno ng alikabok at mga lumang kagamitan. Habang binuguran niya ang mga alikabok sa lamesa, biglang sumak ang mga ilaw, na nagbigay sa kanya ng panibagong kilabot. Ngunit hindi siya nagpadala sa takot. Pinilit niyang tapusin ang kanyang gawain. Nang sumapit ang hating gabi, nagsimula siyang makaramdam ng malamig na hangin na tila nagmumula sa isang lugar sa loob ng silid. Ang kanyang katawan ay napipilitang tingnan ang paligid, ngunit hindi siya makahanap ng pinagmula ng malamig na hangin. Ang mga dingding ay tila may mga boses na umuugong, at ang mga anino ay tila kumikilos sa sariling kagustuhan. Sa kabila ng takot, ipinagpatuloy ni Marco ang kanyang paglilinis. Pero bigla, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida sa salamin ng aparador. Ang babae ay may mahabang itim na buhok at malalim na mga mata na tila nananawagan sa kanya. Nang tumingin siya ulit, ang babae ay nawala. Ang natirang bahagi ng kanyang gawain ay natapos na may kagalakan na ang kanyang pag-aalala ay hindi naging sanhi ng hindi pagkakapasa sa kanyang unang araw. Ngunit sa kanyang paglabas ng silid, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa kung ano ang kanyang nakita. Nagpa siya siyang tanungin ng isa sa mga matatandang empleyado tungkol sa Room 13. Ang kwentong ito ay isang paglalakbay na magsisiwalat ng nakatagong lihim ng Room 13 at ng babaeng multo na tila walang kapatawaran sa kanyang hinanakit. At ito ang simula ng isang serye ng mga kakaibang pangyayari na magbubukas ng pinto sa nakaraan ng hotel na iyon. Pagkatapos ng kakaibang karanasan ni Marco sa Room 13, hindi niya maiwasang magtanong sa isa sa mga matatandang empleyado, si Mang Victor, na kilala sa pagiging mapaghimala at may malalim na kaalaman sa kasaysayan ng hotel. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Marco sa cafeteria ng hotel, naupo si Mang Victor sa tabi niya. Ang matanda ay tila may kaalaman tungkol sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa hotel. Tumanggap si Marco ng pagkakataon na tanungin siya, "Manong Victor, may nangyari sa Room 13?" Bungad ni Marco. "May nakita akong babaeng multo. Alam mo ba ang tungkol dito?" Tumitig si Mang Victor sa kanya nang may kabigatan sa kanyang mga mata. "Ah, ang Room 13. May matagal ng kwento tungkol dyan. Huwag mong isipin na ito ay basta kwento lamang." Nakatingin si Marco sa matanda, umaasang makakakuha ng paliwanag. "Ano bang nangyari sa Room 13? Inaabangan na ng mga tao ang mga pagkakataon na magkatotoo ang kwento ng babaeng multo," sabi ni Mang Victor habang nag-aalalayan ng pagkain. Noong panahon ng digmaan, isang batang babae ang naninirahan sa silid na iyon kasama ang kanyang pamilya. Sila'y sinubak ng gutom at takot habang ang kanilang bayan ay nasira ng digmaan.
Ang batang babae ay namatay sa mga pangyayari, at ayon sa kwento, ang kanyang kaluluwa ay nananatili sa silid na iyon, naghihintay ng kapatawaran. Lumuha si Marcos sa kwento ni Mang Victor. Kaya pala may mga kakaibang nangyayari. Tila hindi siya mapakali. Oo, sagot ni Mang Victor. May mga pagkakataon na ang kanyang kaluluwa ay naglalabas ng mga senyales sa mga tao. Ang kanyang pag-asa na ang kanyang pamilya ay makahanap ng kapayapaan ay umaabot sa sinuman na pumapasok sa silid. Nagpa siya si Marco na kailangan niyang malaman ang higit pa tungkol sa batang babae at ang kanyang pamilya upang matulungan ang kaluluwa na makahanap ng kapatawaran. Nagsimula siyang maghanap ng mga dokumento at lumang record ng hotel upang makuha ang mga detalye ng nangyari. Sa mga susunod na linggo, patuloy na nagtrabaho si Marco sa room 13, hindi na natatakot kundi may pagnanais na makahanap ng sagot. Nakita niya ang mga lumang litrato at sulat na naiiwan sa silid, na tila may mga pahiwatig tungkol sa mga tao na dati roong naninirahan. Nakita niya ang isang lumang larawan ng isang maganda at batang babae, na may kasamang kanyang mga magulang. Isinulat niya ang mga pangalan mula sa mga litrato at nagsimulang magsaliksik sa kasaysayan ng pamilya. Natuklasan niyang ang pamilya ay naging biktima ng isang trahedya sa digmaan, na nagdulot ng maraming sakit at pagdurusa sa kanilang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, ang takot ni Marco ay napapalitan ng determinasyon. Alam niyang ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa pagpapalaya ng kaluluwa ng batang babae na nananatili sa room 13. Ang kwento ng babaeng multo ay magpapatuloy habang si Marco ay sumisubok na lutisin ang mga misteryo ng nakaraan at magbigay ng kapayapaan sa isang kaluluwang walang kapatawaran. Habang patuloy na nag-iimbestiga si Marco sa room 13, nagsimula siyang makaramdam ng mas malalim na koneksyon sa babaeng multo na nagparamdam sa kanya. Sa pag-aasikaso ng mga lumang dokumento at mga litrato, natuklasan niya ang isang mahalagang detalye tungkol sa batang babae, siya ay may malalim na pagnanasa na ang kanyang pamilya ay makatagpo ng kapayapaan at makabalik sa kanilang buhay bago ang digmaan. Nagpa siya si Marco na alamin ang higit pa tungkol sa mga magulang ng batang babae. Ayon sa mga lumang tala, ang pangalan ng kanyang ama ay Don Alejandro at ang kanyang ina ay si Doña Isabel. Nalaman niyang ang kanilang pamilya ay naging biktima ng isang hindi inaasahang trahedya nang ang kanilang bahay ay nawasak ng isang pagsabog sa panahon ng digmaan. Ang kanilang buhay ay naputol ng biglaan, at ang batang babae ay nag-iisa ng mamatay. Dahil dito, nakipag-ugnayan si Marcos sa mga lokal na historian at mga eksperto sa kasaysayan ng Cebu upang makuha ang higit pang detalye tungkol sa pamilya. Sa tulong ng mga ito, natagpuan niya ang isang lumang dila ng pagkakakilala sa pamilya na itinatago sa isang lumang archival. Ayon dito, ang mag-asawa ay may isang lihim na bahay sa Bukirin sa labas ng Cebu kung saan nagpa siya silang lumipat bago ang trahedya. Nagtungo si Marco sa nasabing Bukirin na may kasamang mga eksperto upang siyasatin ang lugar. Habang sila ay nagsasaliksik, natagpuan nila ang isang lumang bahay na halos nawasak na rin ng panahon. Sa loob nito, natagpuan nila ang mga naiwang kagamitan, mga personal na bagay, at mga sulat mula sa pamilya. Ang mga sulat ay nagpapakita ng isang pamilya na puno ng pag-asa na muling magkikita sa hinaharap. Ngunit sa gitnang bahagi ng kanilang paghahanap, natagpuan nila ang isang lihim na kwarto na may mga hindi natapos na proyekto at mga lihim na iniwan ng pamilya. Dito, natuklasan ni Marco ang isang lihim na kahon na naglalaman ng mga lihim na pahayag at huling mensahe ng batang babae. Sa kanyang mensahe, sinabi ng batang babae ang kanyang pagkabahala na ang kanyang pamilya ay hindi pa rin makahanap ng kapayapaan at ang kanyang espiritu ay hindi makakapagpahinga hanggat hindi nila natutupad ang kanilang mga hiling. Nagmakaawa si Marco na ang kanyang misyon ay hindi lamang ang magbigay kapayapaan sa kaluluwa ng batang babae, kundi pati na rin ang kanyang pamilya. Pinalakas ng bagong impormasyon, ipinagpatuloy niya ang kanyang pakikipagsapalaran sa mga lokal na awtoridad upang tiyakin na ang pamilya ay mabibigyan ng tamang paggalang at kapayapaan na kanilang hinahanap. Sa pagtatapos ng araw, nagbalik si Marco sa room 13, dala ang mga natuklasan niyang impormasyon.
Ang silid ay tila nagbago, mas maliwanag at mas mapayapa. Nang umupo siya sa loob, naramdaman niyang tila nagpasalamat ang batang babae sa kanyang pagsusumikap. Ang presensya ng multo ay tila hamupa, at ang silid ay nagsimulang magsalita ng katahimikan. Ngunit alam ni Marco na ang kwento ng Room 13 ay hindi pa tapos. Maraming misteryo pa ang kailangang matuklasan at mga lihim na dapat lumitaw. Ang paglalakbay patungo sa kapayapaan ay magpapatuloy, at si Marco ay handa na harapin ang anumang darating upang magbigay ng katarungan sa mga kaluluwa na naghihintay. Makaraan ang ilang linggong paghahanap at pagtutok sa kasaysayan ng pamilya, nagpatuloy si Marco sa kanyang misyon upang matulungan ang kaluluwa ng batang babae sa Room 13. Ang natuklasan niyang lihim sa bukirin ay nagbigay liwanag sa marami sa mga pahayag ng batang babae, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Isang araw, lumapit si Marco sa management ng hotel upang ipaliwanag ang kanyang mga natuklasan at hilingin ang kanilang tulong sa pagpapagawa ng isang memorial para sa pamilya. Bagamat naguluhan ang mga opisyal ng hotel sa kwento ni Marco, nagpasya silang suportahan siya sa layunin niyang ito. Nagbigay sila ng pondo para sa pag-aayos ng lugar at pagsasaayos ng mga dokumento na kailangan. Buwan ng Agosto, nagdaos ng isang simpleng seremonya sa Room 13 para sa pamilya ng batang babae. Ang mga lokal na historian, mga eksperto sa kultura, at mga empleyado ng hotel ay dumalo. Ang seremonya ay nagsimula sa pamamagitan ng isang pag-aalay ng mga bulaklak sa silid, na sinundan ng isang panalangin para sa kapatawaran ng kaluluwa ng batang babae at ng kanyang pamilya. Habang ang seremonya ay isinasagawa, naramdaman ni Marco ang isang malalim na kapayapaan sa silid. Ang mga bisita ay nagbigay galang sa presensya ng kaluluwa at humingi ng tawad para sa lahat ng pagkukulang ng nakaraan. Ang Room 13, na dati ay puno ng misteryo at takot, ay tila nagbago sa isang lugar ng kapayapaan at respeto. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Marco sa isang lumang kahon na natagpuan sa lihim na kwarto ng bukirin. Binuksan niya ito sa harap ng lahat, reveal ang isang makalumang libingan na naglalaman ng mga memorabilia ng pamilya. Ang mga pahayag, larawan, at mga personal na gamit ay maingat na iningatan sa loob ng kahon, na nagbigay ng oportunidad para sa mga bisita na mas maunawaan ang buhay at trahedya ng pamilya. Nang matapos ang seremonya, ang Room 13 ay tila nagbago ng lubos. Ang presensya ng batang babae ay nawala, at ang silid ay tila naging mas maliwanag at mas magaan. Nagsimula nang magsalita ang mga empleyado ng hotel tungkol sa pagbabago sa silid. Ang mga dati nang takot na empleyado ay nagsimulang magsalita ng magagandang karanasan sa Room 13 na nagpapakita ng kanilang paggalang sa bagong kaayusan. Nagpasya si Marco na maglaan ng oras upang personal na magpasalamat sa pamilya ng batang babae sa pamamagitan ng isang sulat. Sa sulat, ipinaliwanag niya ang lahat ng kanyang ginawa upang magbigay ng kapayapaan sa kanilang kaluluwa at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa kanilang pagtulong sa kanya na makahanap ng kasagutan. Ang Room 13 ay hindi na lang isang lugar ng takot at misteryo kundi isang lugar ng pagninilay at respeto. Ang kwento ng batang babae ay nagsilbing alaala ng kahalagahan ng kapatawaran at pag-unawa sa mga hindi makakalimutang bahagi ng nakaraan. At habang si Marco ay umalis sa hotel, dala niya ang kaalaman na ang kanyang paglalakbay ay nagbigay ng kapayapaan sa kaluluwa ng batang babae at ang kanyang pamilya. Ang Room 13 ay nagbigay sa kanya ng mahahalagang aral tungkol sa pag-asa, pag-unawa, at paggalang sa bawat bahagi ng ating kasaysayan. Sa isang sikat na hotel sa Cebu, ang kaakit-akit na estruktura ay puno ng mga kwento at sikreto. Isa sa mga pinakamalapit sa puso ng mga lokal ang hotel na ito, hindi lamang dahil sa ganda nito kundi dahil sa kanyang mahiwagang nakaraan. Ang mga kwento tungkol sa mga multo at espiritu ay bahagi na ng kasaysayan ng hotel na ito,
At isa sa mga pinakanakakatakot na kwento ay ang tungkol sa babaeng multo na palaging nagparamdam sa mga nagtrabaho sa isang partikular na silid. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang umaga ng Setyembre, nang dumating si Marco, isang bagong housekeeping staff, sa hotel. Nais niyang magtrabaho sa hotel na ito dahil sa kanyang pangarap na makilala ang iba pang bahagi ng buhay sa Cebu. Ngunit, hindi niya alam na ang kanyang buhay ay magbabago ng mag-isa sa isang kwarto na puno ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa kanyang unang araw, si Marco ay inatasan na linisin ang isang lumang silid na matagal nang hindi ginagamit. Ang silid ay nasa ikatlong palapag at hindi masyadong tinatangkilik ng mga bisita. Mula sa kanyang unang hakbang sa loob ng silid, agad niyang naramdaman ang kakaibang presensya. Ang malamig na hangin na tila may sariling buhay at ang kakaibang pakiramdam na may ibang tao na nakatingin sa kanya ay nagbigay sa kanya ng panginginig ng katawan. Nang matapos niyang linisin ang silid, napansin niya ang isang lumang larawan na nakalagay sa dingding. Ang larawan ay isang babae na nakasuot ng makalumang damit, may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Marco ay hindi nagbigay pansin sa larawan, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang pakiramdam habang siya ay naroroon. Hindi nagtagal, dumating ang mga susunod na araw, at patuloy ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Paminsan-minsan, may mga tunog ng mga yapak sa loob ng silid kahit na siya lamang ang naroroon. Ang mga pinto ay minsang bumubukas at nagsasara ng mag-isa, at minsang nagkakaroon ng malalakas na tunog na tila may ibang bagay na nagbubuhat o gumagalaw. Nagpunta si Marco sa isang matandang janitor, si Mang Andres, na matagal nang nagtatrabaho sa hotel. Tinanong niya si Mang Andres tungkol sa mga pangyayari sa silid na iyon. Sa isang nag-aalalang tinig, nagsalita si Mang Andres, "Ah, ang silid na iyon, may kwento yan. Noon pa man, may isang babae na namatay dito. Siya ay hindi matahimik, at mula noon, palaging naririnig ang kanyang mga yapak at nararamdaman ang kanyang presensya." Ang kwento ni Mang Andres ay nagbigay kay Marco ng higit pang dahilan upang maglaan ng oras para malaman ng higit pa tungkol sa babaeng multo. Isang gabi, habang siya ay nagtatrabaho sa silid na iyon, nagdesisyon siyang subukan ang isang bagay, tinawag niya ang multo, umaasang makakahanap siya ng sagot sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. "Kung ikaw ay naririto, ipakita mo sa akin kung ano ang nangyari sa iyo," sabi niya ng tahimik. Sa isang iglap, ang ilaw sa silid ay nag-flash, at sa pagitan ng dilim at liwanag, isang anyo ng babae ang lumitaw sa kanyang paningin. Ito ang simula ng isang kwento na puno ng misteryo at takot, kung saan si Marco ay magiging bahagi ng isang nakakatakot na paglalakbay upang tuklasin ang sekreto ng babaeng multo at ang kanyang pinagmulan. Matapos ang nakakatakot na karanasan ni Marco sa silid ng hotel, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Ang kanyang pagnanais na malaman ang higit pa tungkol sa babaeng multo ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magsaliksik ng mas malalim. Hindi na siya makatulog ng maayos, at ang bawat tunog mula sa silid na iyon ay tila mas malakas at mas mapaghinala. Isang gabi, matapos ang kanyang shift, nagpa siya si Marco na alamin ang kasaysayan ng hotel. Naglakad siya patungo sa opisina ng mga dokumento at archives ng hotel. Sa ilalim ng dim na ilaw, hanap siya ng mga lumang libro at records, umaasang makakahanap ng anumang impormasyon tungkol sa silid at sa babaeng multo. Matapos ang ilang oras na paghahanap, natagpuan niya ang isang lumang journal na may pangalan sa cover na Amelia. Ang pangalan ay agad niyang naisip na maaaring may koneksyon sa multo na kanyang nakita. Binuksan niya ang journal at nagsimulang magbasa. Ang mga pahina ay puno ng mga kwento ng isang babaeng matagal nang namuhay sa hotel noong dekada 1950. Ayon sa journal, si Amelia ay isang maganda at masigasig na babae na nagtrabaho bilang isang seamstress para sa hotel. Siya ay kilala sa kanyang magiliw na pakikitungo sa mga bisita at sa kanyang husay sa pananahi ng mga uniforme. Ngunit sa kabila ng kanyang masigasig na pagganap, siya ay nagdanas ng isang malungkot na kapalaran. Namatay siya sa isang aksidente sa loob ng hotel, ngunit ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay nananatiling misteryo.
Ang huling bahagi ng journal ay naglalaman ng mga salitang puno ng kalungkutan. Nakasaad doon ang huling mensahe ni Amelia bago siya pumanaw, na nagpapahayag ng kanyang pagnanais na mag-iwan ng marka at hindi malimutan. Naglakip siya ng isang lihim na mensahe sa pagitan ng mga pahina na tila sinasabing may isang bagay na hindi natatapos at kailangan pang ayusin. Nang matapos niyang basahin ang journal, nagpa siya si Marco na magbalik sa silid ng hotel kung saan naruroon si Amelia. Ang kanyang layunin ay upang tukuyin ang lihim na tinutukoy ni Amelia at makahanap ng kapayapaan para sa kanyang kaluluwa. Habang papunta siya sa silid, ang bawat hakbang niya ay tila mabigat, at ang pakiramdam ng kaba ay hindi maalis. Pagdating niya sa silid, binuksan niya ang mga bintana upang pumasok ang malamig na hangin. Ang ilaw ay nagniningning ng magaan at ang silid ay tila tahimik, subalit may isang pakiramdam ng tensyon sa hangin. Sinimulan niyang maghanap ng anumang mga palatandaan na maaaring magbigay linaw sa lihim na iniwan ni Amelia. Nakita niya ang isang lumang aparador na tinatakpan ng alikabok. Binuksan niya ito at napansin ang isang maliit na kahon na nakalagay sa ilalim ng mga lumang tela. Nang buksan niya ang kahon, natagpuan niya ang isang lumang sulat at isang locket. Ang sulat ay naglalaman ng isang mensahe mula kay Amelia, nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa isang tao na hindi niya naibigay ang kanyang nararamdaman bago siya namatay. Ang locket ay may larawan ng kanyang kasintahan, na lumilitaw na isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Sa pamamagitan ng sulat at locket, naisip ni Marco na maaaring may unfinished business si Amelia na dapat pang ayusin. Nagpa siya siyang hanapin ang taong nasa larawan upang matulungan si Amelia na makamit ang kanyang kapayapaan. Ang kanyang bagong misyon ay magbigay ng katuwang sa babaeng multo at ipagpatuloy ang kwento ng pag-ibig na hindi natuloy. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, nagpa siya si Marco na humingi ng tulong sa mga lokal na historian at mga nakatatanda sa lugar upang malaman ang higit pang detalye tungkol sa kasintahan ni Amelia at sa kanyang buhay. Sa bawat hakbang, siya ay umaasa na ang kanyang mga pagsisikap ay magdadala sa kanya sa mas malalim na pag-unawa at sa wakas ay magbibigay kapayapaan kay Amelia. Ang mga susunod na araw ay puno ng mga pagsubok at pagtuklas, at ang kwento ni Marco ay magsisimula na maging mas komplikado at puno ng mga sorpresa habang siya ay patuloy na nagtatrabaho para sa katarungan ng. Matapos ang kanyang pagtuklas sa lumang sulat at locket, si Marco ay nagsimulang magsaliksik tungkol sa kasintahan ni Amelia, ang lalaking nasa larawan. Ang kanyang unang hakbang ay ang paghahanap ng anumang impormasyon sa mga lokal na historian at mga matatanda sa komunidad. Isang araw, nakilala ni Marco si Lola Clara, isang matandang babae na kilala sa kanyang kaalaman sa mga lokal na kwento at kasaysayan. Nang ipakita niya ang larawan ng kasintahan ni Amelia, tumingin si Lola Clara sa larawan at nagdadalawang isip. Ang batang lalaki sa larawan ay mukhang kilala sa akin, sabi ni Lola Clara, nag-aalangan. Ang pangalan niya ay Luis. Siya ay isang mahusay na craftsman noon sa hotel, pero naglaho siya ng walang bakas ilang dekada na ang nakalipas. Sa tulong ni Lola Clara, sinimulan ni Marco ang kanyang paghahanap kay Luis. Naglakad siya sa mga lumang kalsada ng Cebu at nagtanong sa mga matatanda sa mga dating lugar ni Luis. Isa sa mga kaibigan ni Luis ang nagbigay sa kanya ng mahalagang impormasyon, nang mawala si Luis, mayroon siyang negosyo na nauugnay sa alahas, at may maliit na tindahan sa isang lumang bahagi ng bayan. Sa kanyang pagpunta sa lumang tindahan, natuklasan ni Marco ang isang matandang lalaki na nagngangalang Don Alfredo, na nagmamay-ari ng tindahan ng alahas na dating pag-aari ni Luis. Pagkatapos ipakita ang locket at larawan kay Don Alfredo, nagulat siya sa kanyang reaksyon. Ang lockets na ito ay mukhang pamilyar sa akin, sabi ni Don Alfredo. Si Luis ay may kapatid na babae na naninirahan pa rin sa lugar na ito. Siya ang huling nakakaalam tungkol sa kanya bago siya nawala. Sa tulong ni Don Alfredo, nahanap ni Marco ang bahay ng kapatid na babae ni Luis, si Tita Elena. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Tita Elena na puno ng kalungkutan. Nang ipakita niya ang larawan ng kasintahan ni Amelia at ang locket, napansin ni Tita Elena ang kanyang emosyonal na reaksyon.
Ang locket na iyan ay pagmamay-ari ng aking kapatid na si Luis, sabi ni Tita Elena na may ngiti sa labi ngunit luha sa mga mata. Mayroon akong ilang mga bagay na naiwan niya na maaaring makatulong sa iyo. Habang nagkukwentuhan, ibinahagi ni Tita Elena ang kwento ni Luis. Si Luis ay nahulog sa isang trahedya na nagresulta sa kanyang pagkakahiwalay mula kay Amelia. Sinasabing siya ay umalis ng Cebu upang magtrabaho sa ibang lugar, ngunit walang sino man ang nakakaalam kung saan siya nagtungo. Ang huling mensahe na naiwan niya ay nagsasabi na siya ay magbabalik, sabi ni Tita Elena. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na siya bumalik. Ang balitang ito ay nagbigay kay Marco ng bagong direksyon. Nagpa siya siyang subukan ng mga pista at lokal na mga pagdiriwang sa lugar kung saan maaaring nagtrabaho si Luis. Ang kanyang layunin ay hindi lamang upang matulungan si Amelia, kundi upang mahanap ang sagot sa misteryo ng pagkawala ni Luis. Sa kanyang paglalakbay, si Marco ay nagtanong-tanong sa mga lokal na negosyo at mga organisasyon. Natagpuan niya ang isang lumang record na nagpatunay na si Luis ay nagtatrabaho sa isang lugar na malapit sa isang lumang minahan. Nagpa siya siyang magsagawa ng masusing pagsisiyasat sa minahan, umaasang maaaring may natitirang mga palatandaan na magbibigay linaw sa kung ano ang nangyari kay Luis. Habang nagsasaliksik, natuklasan ni Marco ang isang lumang diary na iniwan ni Luis sa minahan. Ang diary ay puno ng mga detalye tungkol sa kanyang buhay, mga pangarap, at ang kanyang pagmamahal kay Amelia. Sa huling bahagi ng diary, naglagay si Luis ng isang mensahe ng pag-asa na balang araw ay magkikita silang muli ni Amelia. Ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay kay Marco ng pag-asa. Sa kanyang pagbabalik sa Cebu, ipinasya niyang ipakita ang diary at ang mga natuklasan kay Tita Elena at sa mga lokal na historian. Ang kanilang mga pagsisikap ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Amelia na maaaring makamit ang kapayapaan at muling makasama ang kanyang mahal sa buhay. Sa mga sumunod na araw, si Marco ay patuloy na N. Matapos ang mga araw ng paghahanap at pagtuklas, nakalap ni Marco ang lahat ng impormasyon na kailangan upang makahanap ng sagot sa misteryo ng babaeng multo na si Amelia at ng kanyang kasintahan, si Luis. Ang susunod na hakbang ay ang pagsasaayos ng isang espesyal na seremonya upang ipakita sa kanilang mga kaluluwa na ang kanilang kwento ay hindi na mawawala sa alaala ng mga tao. Isang malamig na gabi, pinili ni Marco na magsagawa ng isang seremonya sa loob ng silid kung saan palaging nagparamdam si Amelia. Ang silid ay linisin at palamutihan ng mga puting bulaklak, mga kandila, at mga item na nagpapakita ng pagmamahal at pag-asa, mga bagay na mahalaga kay Amelia at Luis. Sa kanyang pagpaplano, inimbitahan din niya si Tita Elena at mga lokal na lider ng komunidad upang maging saksi sa seremonya. Nang magsimula ang seremonya, si Marco ay nagsalita ng malumanay, naglalarawan ng mga detalye ng pagmamahal ni Amelia at ni Luis at kung paano ang kanilang kwento ay naging bahagi ng kasaysayan ng hotel. Ang mga kandila ay nagniningning ng magaan, at ang silid ay puno ng isang mapayapa at magaan na atmosfera. Ang mga bisita, kasama si Tita Elena, ay nag-alay ng kanilang mga panalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa ng magkasintahan. Habang lumalapit ang midyang seremonya, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang mga ilaw sa silid ay nag-flash, at ang hangin ay biglang lumamig. Ang isang anyo ng babae, na maliwanag na si Amelia, ay lumitaw sa harap ni Marco at ng mga bisita. Ang kanyang anyo ay puno ng pasasalamat, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng emosyon na nagbigay linaw sa lahat ng pinagdaraanan nila. Bumukas ang pinto ng silid at isang pangitain ng isang lalaki na tumutugma sa larawan ni Luis ang nagpakita. Ang pangitain ni Luis ay nagkaroon ng kakaibang ningning, at ang kanyang itsura ay puno ng kapayapaan at ligaya. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Amelia, at sa isang malalim na boses, nagsalita siya ng salitang puno ng pagmamahal, "Amelia, matagal na kitang hinahanap. Salamat sa pag-aalaga sa atin." Ang mga bisita ay nagmamasid sa isang saglit ng kapayapaan at pag-unawa habang ang dalawang kaluluwa ay nagkasama sa kanilang huling pagkakataon.
Ang seremonya ay nagbigay daan sa pagkakaisa ng dalawang kaluluwa na matagal nang naghihintay sa pagkakataong makasama muli. Si Marco, na nag-organisa ng seremonya, ay nakaramdam ng isang malalim na kasiyahan, na parang isang malaking bahagi ng kanyang misyon ay natapos na. Sa pagtatapos ng seremonya, ang mga bisita at si Marco ay nagpasalamat sa mga espiritu ni Amelia at Luis. Ang mga kaluluwa nila ay nagbigay ng isang pangako na hindi na sila magbibigay ng takot o pangamba sa mga nagtatrabaho sa hotel. Sa halip, ang kanilang kwento ay magiging isang alaala ng pag-ibig na magdadala ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Pagkatapos ng seremonya, nagpatuloy ang buhay sa hotel na may bagong pakiramdam ng kapayapaan at kaalaman. Ang silid na pinagmula ng mga misteryo ay naging isang lugar ng alaala at paggalang para sa magkasintahan. Si Marco, sa kanyang naging papel sa pagsasaayos ng seremonya, ay nakahanap ng kapanatagan sa kanyang sariling puso at nakatagpo ng bagong pananaw sa kanyang buhay. Ang kwento ni Amelia at Luis ay patuloy na ibinabahagi sa mga bisita ng hotel bilang bahagi ng kanilang legacy, na nagiging inspirasyon sa lahat ng nakakarinig sa kanilang kwento ng pag-ibig at paghahanap ng kapayapaan. Sa gitnang bahagi ng Cebu, may isang sikat na hotel na kilala sa kanyang elegante at moderno na disenyo. Subalit, sa likod ng mga makikinang na lobby at komportableng kwarto, may isang lihim na hindi madalas na pinag-uusapan ng mga tao. Ang kwento ng isang babaeng multo na palaging nagparamdam at nagpakita sa mga nagtrabaho sa loob ng isang partikular na kwarto. Isang gabi, habang ang mga bisita ay mahimbing na natutulog sa kanilang mga kwarto, si Alex, ang bagong night auditor ng hotel, ay nakatalaga sa pagsubok ng mga bagong sistema ng seguridad. Nasa kanyang mga kamay ang kontrol ng lahat ng kagamitan sa seguridad ng hotel. Kasama ang kanyang mga kasamahan, inisikaso nila ang mga huling detalye bago ang kanilang hating gabi na pag-ikot sa hotel. Nang dumating ang hating gabi, nagsimula silang magsagawa ng pag-iinspeksyon. Sinala nila ang bawat sulok ng hotel, mula sa lobby hanggang sa mga back office. Ngunit nang magpunta sila sa isa sa mga hindi gaanong ginagamit na kwarto sa ikalawang palapag, isang kakaibang pakiramdam ang dumaan sa kanya. Ang kwarto ay nakatiwangwang, na may alikabok na palm atom sa mga kasangkapan at isang misteryosong lamig na sumalubong sa kanila. Siguradong matagal nang walang gumagamit dito, sabi ni Alex sa kanyang mga kasamahan. Ang amoy ng alikabok ay nangangahulugang hindi ito na i-update. Ngunit habang nag-iikot sila, hindi nila napansin ang isang anino na tila sumasabay sa kanilang paggalaw. Ang kwarto ay tila naging malungkot at madilim, at ang lamig ay tila lumalapit. Hindi nagtagal, napansin ni Alex ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang likod. Nang lumingon siya, isang babaeng nakasuot ng lumang damit ang nakita niyang biglaang nagpakita sa kanyang paningin. Ang babaeng iyon ay may mahabang itim na buhok na bumabalot sa kanyang mukha at katawan, at ang kanyang mata ay tila nagliliwanag sa dilim. Who are you? Tanong ni Alex, nanginginig sa takot. Ngunit bago pa siya makakilos, bigla na lang nawala ang babae, at ang lahat ng bagay sa kwarto ay nagbalik sa dati, maliban sa malalim na lamig na nag-iiwan ng tila walang sagot na misteryo. Nagmamadaling lumabas si Alex ng kwarto at nagpunta sa kanyang opisina. Hindi na niya binanggit ang nangyari sa kanyang mga kasamahan, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng takot at pag-aalinlangan. Ang pangitain ng babaeng multo ay nagbigay ng isang tanong sa kanyang isipan, ano ang lihim na tinatago ng kwarto na iyon? Dahil sa insidenteng iyon, nagpa siya si Alex na magsaliksik tungkol sa kwarto at sa hotel mismo. Hindi niya alam, ngunit ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan ay magsisimula ng isang mas malalim na paglalakbay patungo sa mga lihim ng nakaraan at sa babaeng multo na patuloy na nagpapakita sa gabi. Magsisimula ang kanyang paglalakbay sa pag-alam kung sino ang babae, kung ano ang nangyari sa kanya,
at kung bakit siya patuloy na nag-iiwan ng misteryo sa mga taong naglalakas loob na pumasok sa kwarto. Sa bawat hakbang, makakatagpo siya ng higit pang misteryo at katotohanan na magpapabago sa kanyang pananaw sa mundo at sa buhay pagkatapos ng kamatayan. At dito magsisimula ang isang kwento ng takot, misteryo, at pagtuklas sa nakaraan. Sumunod na linggo, pagkatapos ng nakakatakot na karanasan ni Alex sa kwarto sa ikalawang palapag ng sikat na hotel sa Cebu, hindi pa rin niya matanggal sa kanyang isipan ang naganap na insidente. Ang kanyang pag-aalala ay tumuloy sa kanyang araw-araw na buhay, na tila bumabagabag sa kanyang pag-iisip. Sa halip na palimutin ito, naisip niyang dapat niyang alamin ang lahat ng bagay tungkol sa kwarto at sa babaeng multo. Ang kanyang pagsasaliksik ay nagbigay sa kanya ng mga kakaibang detalye. Ayon sa mga lumang record, ang kwarto ay dating pag-aari ng isang mayamang pamilya na nakilala sa kanilang masigla at maligaya na pamumuhay. Subalit, noong panahon ng World War II, nangyari ang isang trahedya na nagbago ng lahat. Ayon sa kwento, ang pamilya ay nasaktan sa isang aksidente, at ang asawa ng mayaman na lalaki, si Maria, ay namatay sa isang hindi maipaliwanag na dahilan. Naging misteryo ang kanyang pagkamatay, at mula noon, maraming tao ang nagsasabing nakikita ang kanyang espiritu sa kwarto na iyon. Sa kabila ng mga ulat na ito, hindi pa rin makumpirma ang mga detalye. Ang mga dokumento ay halos nawala, at ang mga taong maaaring magbigay ng karagdagang impormasyon ay pumanaw na. Kaya't nagdesisyon si Alex na siya mismo ang makahanap ng mga sagot. Nang dumating ang Sabado ng gabi, pagkatapos ng kanyang trabaho, nagpa siya si Alex na muling pumasok sa kwarto. Nang buksan niya ang pinto, ang malamig na hangin ay sumalubong sa kanya, at ang pakiramdam ng misteryo ay bumalik sa kanyang paligid. Kasama ang isang flashlight at isang notebook, pinilit niyang suriin ang kwarto ng mas malapitan. Habang nag-iikot siya, napansin niya ang isang lumang larawan na nakalagay sa ilalim ng isang luma at alikabok na cabinet. Ang larawan ay isang family portrait, at sa gitna ng larawan ay si Maria, ang babaeng naging multo. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng isang malalim na lungkot at isang hindi matukoy na kalungkutan. Ang pagkakakita sa larawan ay nagbigay kay Alex ng isang ideya. Kung maaari niyang malaman kung sino ang nagtaglay ng larawan at kung ano ang nangyari kay Maria, maaari niyang matuklasan ang sagot sa misteryo. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan at mga lokal na historian, nagpa siya siyang sundan ng mga bakas ng nakaraan. Sa kanyang pagsasaliksik, nalaman niyang si Maria ay isang kilalang tao sa kanyang panahon. Siya ay isang sosyal na personalidad at kilala sa kanyang kabutihan. Ngunit, may mga ulat na may mga hindi pagkakaintindihan sa loob ng kanyang pamilya na maaaring nagdulot ng kanyang trahedya. Sa bawat hakbang ng kanyang pagsasaliksik, ang kwento ng babaeng multo ay naging mas komplikado at puno ng emosyonal na lalim. Ang kwento ni Maria ay isang kwento ng pag-ibig, pagsisisi, at hindi pagkakaintindihan. Ang bawat detalye ay lumalapit kay Alex sa isang mas malalim na pag-unawa sa kung bakit ang espiritu ni Maria ay patuloy na nagmamakaawa sa kwarto na iyon. Sa pagtatapos ng gabi, nagpa siya si Alex na muling magbalik sa kwarto sa susunod na linggo upang tiyakin ang kanyang mga natutunan at subukang makipag-ugnayan kay Maria upang malaman ang kanyang mensahe. Ang kanyang paglalakbay ay magdadala sa kanya sa mas malalim na pag-aaral ng nakaraan, at ang kanyang pagsisikap ay maaaring magbigay ng kapayapaan sa espiritu ng babaeng multo na patuloy na nagparamdam. Nang sumunod na linggo, sa huling gabi ng buwan, nagbalik si Alex sa kwarto sa ikalawang palapag ng sikat na hotel sa Cebu. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa pag-aalala at pag-asa na malaman ang higit pang mga sagot sa misteryo ng babaeng multo, si Maria. Nang buksan niya ang pinto ng kwarto, ang malamig na hangin ay muling sumalubong sa kanya. Dala ang flashlight, notebook, at isang voice recorder, nag-umpisa siyang maglakad-lakad sa kwarto, sinusuri ang bawat sulok. Ang kanyang layunin ay makipag-ugnayan kay Maria at makuha ang kanyang mensahe, kung mayroon man. Habang ginagawa niya ito, narinig niya ang isang mahinang boses na tila nagmumula sa sulok ng kwarto.
Tulungan mo ako, nagulat si Alex, ngunit hindi siya nagpatinag. Sinubukan niyang magtanong, Maria, ikaw ba iyon? Ano ang gusto mong iparating? Ang hangin sa kwarto ay tila naging mas malamig, at ang ilaw ng flashlight ay nagsimulang mag-fluctuate. Ang kanyang mga hakbang ay umabot sa isang lumang cabinet na tila tinatakpan ng alikabok. Napansin niya ang isang maliit na drawer sa ilalim ng cabinet na hindi pa niya nabubuksan dati. Maingat niyang binuksan ito at tumambad ang isang lumang diary. Pagbukas niya sa diary, ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Maria. Ang kanyang mga salin ay naglalaman ng mga tala tungkol sa kanyang buhay, pamilya, at mga pangarap. Sa huling bahagi ng diary, natagpuan ni Alex ang isang lihim na sulat na tila nagsasabi ng isang malalim na sakit. Ang aking puso ay nabubuhay pa rin sa pagkakaalam na ako'y nagkamali sa aking mga desisyon. Ang hindi pagkakaintindihan sa aking pamilya at ang pag-aalala sa kanila ay tila nagbubuklod sa akin dito. Kung maaari kong ituwid ang lahat, ako'y magiging mapayapa. Ngunit paano? Ang mga salitang ito ay nagpukaw sa puso ni Alex. Napagtanto niyang ang kalungkutan ni Maria ay nagmula sa hindi pagkakaintindihan sa kanyang pamilya, at ang kanyang espiritu ay tila nahuhulog sa pagitan ng dalawang mundo, nag-aantay ng kapatawaran at kailanawan. Nagpa siya si Alex na bumalik sa kanyang mga kaibigan na nag-aral ng kasaysayan ng hotel at mga lokal na residente upang alamin ang higit pang detalye tungkol sa pamilya ni Maria. Isang matandang babae, na kilala bilang isang lokal na tagapag-alaga ng mga kasaysayan, ang nagbigay sa kanya ng mahalagang impormasyon. Sinabi niya kay Alex na si Maria ay may dalawang anak na lalaki na magkahiwalay ng landas matapos ang trahedya, at hindi pa rin nagkakaroon ng pagkakataon na magkaayos. Sa pag-alam sa detalyeng ito, nagpa siya si Alex na ayusin ang isang pagdiriwang sa hotel para sa alaala ni Maria. Inanyayahan niya ang mga descendants ng pamilya ni Maria upang muling pag-usapan ang kanilang nakaraan at magkaisa sa isang pag-alala sa kanilang ina. Nang dumating ang araw ng pagdiriwang, ang kwarto ay pinalamutian ng mga larawan at alaala mula sa nakaraan. Ang mga bisita ay nagbigay galang kay Maria, at ang mga anak nito ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap, magpatawad, at magsalita tungkol sa kanilang mga damdamin. Habang nagaganap ang pagdiriwang, si Alex ay naglakad patungo sa kwarto na ngayon ay tila puno ng init at kapayapaan. Sa gitnang bahagi ng kwarto, nagbigay siya ng isang panalangin para kay Maria, umaasang ang kanyang mga pagsisikap ay makapagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Sa pagtatapos ng gabi, nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago. Ang malamig na hangin ay naglaho, at ang kwarto ay tila naging magaan at maliwanag. Si Alex ay nakaramdam ng isang malalim na kapayapaan, at mula sa labas ng kwarto, isang magaan na tunog ng hangin ay tila nagbigay ng pasasalamat. Sa wakas, sa kanyang pag-uwi, nagpa siya si Alex na ituloy ang kanyang pagsasaliksik sa iba pang kwento ng mga multo sa lugar. Ngunit ngayon, ang kwento ni Maria ay isang patunay ng kapangyarihan ng pagpapatawad at pagmamahal, na nagbigay ng pagkakataon para sa isang espiritu na magpahinga sa wakas. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.